ang 6 na taong gulang na batang babae ay isang henyo sa pagkakaroon ng pera. Gumawa ito ng pagkain upang ibenta. Araw-araw, kumikita ng kahit sa kunting halaga. Siya ay napakabata pa, ngunit ito'y madiskarte na. Sa edad na 14, ay gumagawa ito ng mga kakaibang bagay upang ibenta sa loob ng paaralan. At hindi ito nakakaapekto sa kanyang pag-aaral. Noong siya ay naging 18 taong gulang, nakatanggap siya ng sulat sa pagpasok mula sa isang tanyag na paaralan. Siya ay napili, ngunit mataas ang matrikula sa paaralan na ito, kaya ito'y medyo nalulungkot. Sa kalagayan ng kanyang pamilya, umaasa lamang sa ilang mga pagkakakitaan. Kaya't nag-isip ito ng mabilis ng pagkakakitaan upang makapasok sa paaralan. Ang kanyang matalas na pag-iisip ay nagsimulang gumana. Nagpasya siyang magbenta ng peking mga tiket sa football. Sa bayan, mayroong isang sikat na kupunan ng football. Kaya't gumawa siya ng peking ticket. Binenta ang mga VIP ticket sa mababang halaga. Kaya ito ay makakapasok na sa gusto nitong paaralan dahil sa naipon niya. At nalaman ito ng mga pulis at hinuli siya. Dinala ito sa presento at sumunod ay sa korte. At ito'y hinatulan ng pagkakabilanggo ng 40 na buwan. At habang ito'y nasa kulungan at ito'y hindi makakapasok sa paaralan ay hindi ito nakakaapekto sa kanya upang kumita ng pera. Sa bilangguan, ito'y nagbenta muli ng pagkakakitaan nito at tumawag sa kanya ang ina nito. Sinabi ang bayad para sa korte. Pero ito'y hindi pa nakakakuha ng sapat na pera para dito. Dumagdag pa ang utang nito na lumalaki na ang tubo kaya ito'y lalong nagalit. Pagkalipas ng 40 buwan, pinalaya siya mula sa bilangguan. At ito'y nakatanggap ng tawag mula sa pinakakautangan nito. Binigyan siya ng 80% na discount sa utang nito, nahigit sa $4,000, at natuwa ito narinig niya. At tinatanong ito ng lalaki kung gusto niya makuha ang discount na ito. Tinanong niya ito kung paano niya makukuha ang discount. Sinabi ng lalaki na dapat niyang bayaran muna ng buo ito. At nagtaka ito dahil akala niya nababawasan ang utang ito. At hanggang sa narinig ito na may 10% commission itong makukuha kada singil. Kaya't nagkaroon ng interes ang babae sa gawain ito. Ay kaagad itong tinanong ang lalaki kung saan ang kumpanya nito. Pumunta siya doon upang mag-apply. Lakas loob na sinabi sa boss na sa loob ng 1 buwan ay siya ay magiging top sales sa loob ng 1 buwan. At tumawa ang boss sa sinabi nito. At inilista ang lahat ng utang nito. At kapag hindi niya ito nagawa, babayaran niya ito ng doble. Sinabi ng boss na hindi madaling maningil ng utang. Pero ito'y mga kasanayan sa pagbebenta ng mga bagay-bagay. Sa unang pagkakataon, may tinawagan itong lalaki at sinisingil niya ito. Pero sinabi ng lalaki na wala itong pera at hindi makakapagbayad. At sinabi nito na kapag hindi ito nakabayad, ay sasabihin sa kanyang ina. Naging hysterical ang lalaki iyon. At sinabi nito na walang pera ang magulang nito sa ngayon. Hanggang sa wala nang nagawa ang lalaki. Sa unang transaksyon ay matagumpay. Labis itong nadalian sa trabaho nito. Siya ay nagsimula sa trabaho ng pagkolekta ng utang na walang kabuluhan. Sinabi nito sa kanyang ina na babawasan na nito ang pinagkakautangan nito. At isang bumbero na direkta niyang pinagbabantaan. Nabayaran na nito ang utang nito at kung hindi, tatanggalin nito ang lisensya nito. Maging ang matandang ginang na may utang sa loob ng 20 taon, sinabi niya na ang utang ay hindi mawawala. Ito ay napapasa sa bawat henerasyon. Kung hindi ka magbabayad ang iyong mga anak. At ang interes tumataas habang tumatagal. At pinagbabayad niya ito ng mabilis. Sa ganitong paraan, ginamit niya ang mga kahinaan nito upang malutas ang mga problema. Sa mga tinatawagan nito ay mabilis niya itong nasisingil sa kanyang paraan. At mabilis din na tumaas ang sales nito. Kinalkula ng amo nito ang kanyang nagawa upang bayadan na ito. Pero ito'y nagalit sapagkat maliit lang ang binayad sa kanya malayo sa unang usapan. Ang nagpasyan itong gumawa at isang kumpanya gaya nito. Una nitong ginawa ay kumuha ng tao at ang mga kwalipikadong empleyado sa kanya ay matalino at magaling gumamit ng mga bunganga gaya niya. At hindi kailangan matangkad o malaki ang katawan.
hanggang sa ito'y nakakuha na ng kanyang tauhan. Ang kumpanya na ito ay nagsimula ng mga operasyon. At ang tauhan nitong babae ay nakakulikta ng wala pa sa 5 minuto. Ito'y maganda at nakakaakit ang boses, kaya mabilis itong nakakakulikta ng utang. Ang Indian na lalaking iyon ay mas magaling din. Sa pag-aalok ng isang form ng pagbabayad ng utang sa araw na iyon ay makakuha ng 20% discount. At ang malaking babae na iyon ay mayroon din itong talento, ang mangbali ng buto. Ang isang negosyanteng libro ng advertising ay sinimulan na lang din nila itong singilin. At sinimulan ng maningil ng isang babae. Napakabilis, ang kanilang negosyo ay naging mas mahusay araw-araw. At ito'y umunlad at sila'y tuwang-tuwa. At gusto nitong palakihin lalo ang kanyang negosyo. Gayunpaman, sa ginawa nito ay lubhang nakakaapekto sa dati niyang amo. At galit na galit ang dati nitong amo. Kaya naman ay ginantihan siya nito. At ang unang ginawa sa kanila ay pinutulan sila ng kuryente. Hanggang sa isang araw, nabuo na nito ang kanyang kumpanya. Pero habang siya ay nasa banyo, merong nagbuhos sa kanya ng dugo ng aso. Kinansila ng dating boss ang lahat ng mga debit paper. At siya ay galit na galit sa oras na iyon. Noong gabing iyon, naghanda siya at nagbihis ng maganda. Natagpuan ang kanyang ligid na abogado. Naghanap ng paraan upang makalaya sa lalaking iyon. Ginamit ang kanyang pangalan upang tumawag sa pulisya. Sinabi na ang dating amo ay gumawa ng ilegal na negosyo. At mabilis na pinuntahan ng mga pulis ang dating niyang amo. At inaresto ang dating boss nito. Sa oras na iyon, ang pangunahing tauhang babae ay nagdala ng lihim sa kanyang mga tao. Ninakaw lahat ng utang niya. Malaking paghihiganti ay nagawa rin nito. Gayunpaman, ang laban sa pagitan niya at ang dating niyang amo ay nagsisimula pa lang nang biglang dumating ang pulisya sa kanyang bahay. At nakakita ito ng malaking pera. Iyon ang mga pera na kinolekta ng babae. At ito'y galit na malaman nito na sinasaktan din ang kanyang pamilya. Pinuntahan niya ang dating niyang boss at nagpaputok ito sa labas. Sinabi nito na papatayin kita. Pero biglang nagbago ang isip nito at sinabing, hindi kita babarilin. Pero sinipa niya ito sa maselang bahagi nito at nagkagulo silang dalawa. Pero biglang dumating ang pulis. Siya ay muling dinala sa istasyon ng pulis at ito'y nakulong ulit at labis itong nagsisisi. Pero bago nito, kailangan niyang pagbayaran ang dating niyang amo. Noong araw na iyon, sinabihan nito ang kanyang kasamahan upang makipag-ugnay sa lahat ng kalapit na kumpanya ng pagkolekta ng utang, upang magtipon at pag-usapan ang pagpapalaki pa ng pera. Sa hindi inaasahan, lahat ng nangungolekta ng utang ay dumating. Tuwang-tuwa din siya. Sa bagay, walang tumanggi sa pera. Pumunta siya sa entablado at gumawa ng isang talumpati. Ito ay tungkol sa kung gaano kabuti ang transaksyong ito. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat, ayaw na nitong makipag-away at sinabi nitong kailangan nilang magsanib pwersa upang bumuo ng isang union na nangungolekta ng utang patungo sa 13,000 bilyong utang. Pagkatapos makinig, lahat ay natuwa sa narinig nila at nagpahayag ang lahat na gusto nitong sumali. Pero biglang nalaman ito ng isang boss. Nilapitan ang katabi nitong ulo ng kalabaw at nang lumapit ito, nalaman nitong meron isang kamera. At hindi nagtagal ay tumawag ito ng pulisya. At sinabi ang nakakolektang ebidensya. Ang mga iligal na nangungolekta ng utang ay nahuli sa isang pangkat. Ito ang paghihiganti niya. Gayunpaman, sa oras na iyon, mayroon pa siyang hindi natapos na trabaho. Pumunta siya sa opisina ng abogado. Hinanap lahat nito ang debt letter. At sinunod niya ang lahat ng ito. Ngayon, 50,000 na katao ang nasa lugar na may higit sa 10 bilyong utang. Dahil sa pagsunog at paggawa ng mga singil sa utang, ang pangunahing tauhang babae ay naaresto at nakakulong pa rin ito. Matapos palayain mula sa kulungan, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagsagawa ng isang pagdiriwang para sa kanya. Sinabi nito na hindi na siya ulit gagawa ng pera. Gayunpaman, higit sa $3,000 na bigay ng lahat sa kanya bilang regalo. Emosyonal siyang tumakbo sa banyo. Nanginginig ang kanyang munting puso.
Ang pagnanais na kumita ng pera ay muling nabuhay. Nagpasya siya sa oras na ito, hindi na siya kukuha ng pera sa mahirap. Kailangan niya ng sarili niyang kukunan upang makapasok sa Wall Street at kumuha ng pera sa mga mayayaman. At dumating ito nang sinabing gagawa ulit sila ng paraan upang kumita ulit. Please follow this.